Welcome back again to my channel, mga bebe. So, yan ang ating topic for today is about keratin blowout. Ay, yung dulo mo talaga at in, no? So, ayan. So, ayan yung ating client for today. So, previously, sensitized na yung kanyang hair. So, ayaw niya muna magpa-reband. Kaya, ayan. So, pahinga na muna. So, pinahinga niya muna yung kanyang hair. Ayan. Kasi, medyo manapukal yung kanyang hair. No? And so, then, nagpakulay siya and then reband. Okay. So, yun siya from font. So, meron siyang hair. Ayan. Nakita niyo. Medyo kulay yung kanyang hair. So, yun ang gagawin natin for RE12 Brazilian Blowout. Okay, then yan yung ating RE12 Brazilian Blowout. So, nakita nyo, no? So, meron siyang 0.5 formaldehyde. Kaya, medyo may hapon sa mata. And then, tolerable naman din siya. No? And then, ayan. So, ginawa namin, sinampo siya ng kahit anong shampoo and then towel dry 70% and then apply na and then apply nun section by section, then huwag itatulong didikit sa anit, ha? And then after nyan, yan, so ibabad lang natin ng 45 minutes. So after ibabad ng 45 minutes, so nakatayin yung ganyan, so babad lang, so again huwag nyo ilalagay sa anit, no? Then after nyan, hindi na siya babalawan. So ang gagawin natin is blow-dry na lang natin ng medium heat lang ang gagawin natin. No, so pinirancha na, medyo hindi ko na pinakasay yung plancha. So ayan, so pwede nyo resulta, no? So again guys, please share and comment para at least malaman din ng iba, especially sa mga beginners, no? Please subscribe and comment and share this video. See you again guys sa marami pang video. And then maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-comment sa ating YouTube channel. No? So, God bless again guys. And see you! Bye-bye mga bebeh!